hello, this is Rochelle Lorenzo's Miss Chi. Welcome back to my channel, Volume 1. Hi, edi yun na nga. Nandito na naman tayo. Kamusta naman kayo dyan? Kamusta naman ang everyday life? I hope all of you are doing okay. Yun, ngayon, syempre, dahil nandito na naman tayo, may bago tayong topic. At ang topic natin ngayon is about this one, itong nasa harapan ko. Yan. Yan. Nakita nyo na ba ito dati? Yun. Kasi ako nung bata ako, kapag pumupunta ako sa church, nakikita ko to. Ang tawag nila dito, incense burner. Yan. Ginagamit to sa church. Bawat swing may ibang kahulugan, may ibang meaning ang bawat swing nito nila. Tapos, ito, nagsisimbolize siya ng prayers to faithful rising to heaven. At saka yung ancient times natin, nasama to sa sacrifices at saka sa offerings. Yan. Really? Nilalagyan to ng ano, ng usok sa loob. Dito sa Middle East, ginagamit nila to. Ang tawag nila dito, bukhur burner. Bukhur burner. Bukhur. Bukhur burner. Yun. Kasi ano yun eh, K-H. B-U-K-H-O-O-R. So, k. Ang base dun sa K-H is k. 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 Yun. So, bukhur burner ang tawag nila dito. Yan. Kaya meron ako nito. Kasi, nung nagpunta ako ng Kuwait, nung nagtrabaho ako sa hotel, meron kaming outside catering. Ngayon, meron akong napuntahang ano, wedding. Wedding yung napuntahan ko. Yun, mag-serve kami sa mga ano, sa wedding. Sa mga bisita. Ayun. Mag-serve kami sa mga bisita. Ngayon, bago palang dumating yung mga bisita, inaanohan na nila to. Nilalagyan na nila to ng smoke. Yun, nilalagyan nila to ng bukhur. Ang tawag nila doon, bukhur. Yung bukhur na yun, ano siya, para siyang wood chip. Ilalagay mo doon sa charcoal. Tapos, lalagyan mo siya ng wood chip. Yun yung bukhur. Ano siya, yung wood chip na yun, galing sa agarwood tree. Yung agarwood tree na yun, meron tayo doon sa Pilipinas. Nandun siya sa mga primary forest natin. Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Laguna, yung low to medium altitude. Meron tayo noon. Ngayon, yung agarwood na yun, idadry mo lang siya, tapos lalagyan mo siya ng perfume oil. Yun. Tapos meron pa silang mga ingredients na nilalagay doon. Tapos, ilalagay nila yun sa charcoal. Yung charcoal na yun, ilalagay nila dito. Yung charcoal, ilalagay nila dito sa loob. Yan. Ilalagay nila dito sa loob. Tapos, ipapatong nila yung wood chip. Tapos yun, kusa na siyang mag-smoke. Yun. Meron tayong dalawang uring bukhur burner. Yun. Isang traditional at saka isang electric. Kung nasa Kuwait ako, nakasanayan na namin na every morning mag-ano kami nito, mag-uusok kami ng ano, ng bukhur sa bahay. Kasi ano siya eh, yung smell niya nakaka-relax at the same time nag-iiba yung ambiance. Parang mag-iiba yung ambiance ng ano mo, ng bahay mo. Yun. Maganda sa simula ng araw. Kunyari, pagagising mo, yun, mag-ano ka, maganda yun sa simula ng araw eh. Yun, kaya mostly, naglalagay ako ng bukhur morning at saka bago matulog. Yun, para maiba yung ambience. Tsaka, kapag pasok mo kasi sa bahay, masarap ang amoy eh. Yun. Well, anyways, magbalik tayo. Meron dalawang klase, nasabi ko nga kanina, dalawang klase ng bukhur 'yon. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa sa kalan. Aanuhin ko muna siya ng para kang nag-iihaw. Parang paiinitin mo yung ano, yung charcoal, tapos ilalagay mo yung wood chip. Eh ngayon kasi nung napunta ako sa Egypt, meron akong nakitang ibang klase. Isang ganito, ito. Hindi siya, feeling ko ano siya eh, wood din siyang alam ko. Pero, inano siya, ayan o. Wood din siya, nilalagay din siya sa charcoal. Ayan. Mabango din siya. Tapos, mag-i-smoke na siya. Tapos, meron naman akong, ito. Cones. Ang amoy nito is white musk.
white mask po ganyan. Saan ba ako bukas? Ay, hindi pa pala bukas. Bago yun. 2,000 years later. Tapos, na sa Middle East, ano, nag-ano sila. Sa Middle East, more on Saudi. Sa Middle East, gumagamit sila ng bukor burner, ng incense. Yun, lalo na kapag may mga party, may mga events yun, minsan bago sila bago pumunta yung mga ano, yung mga bisita, nag-open na sila ng bukur. Kasi yun yung sign of hospitality naman nila sa mga tao. Yun. Pagdating ng mga tao, paiinitin nila yan ng bukur. Paanohan nila. Yun, minsan yung mga Saudian ginagamit nilang perfume yun. Ayan, ito. Meron siyang patungan, ayan. Meron siyang patungan at saka ito kasi yung binibili namin ngayon kasi mas tipid siya. So kapag ayan o. Mas tipid kasi siya kaya namin 'to ginagamit. So isa nito sa morning, isa sa ano sa evening. Hindi katulad nito kailangan mong bantayan. Tapos kapag nawala na yung smoke niya, lalagyan mo na naman. Ito pwede mo na siyang iwan. 'Yon. Ito yung loob niya. Ayan. Ito namang loob na to. Teka, baba ko muna to. Kasi hindi naman ako octopus. Dalawa lang kami. Ayan. Ito naman, itong ginamit namin, ito na yung mga ashes. Ayan. Ayan na yung mga ashes niya. Ayan. Light natin. Lilalight natin yan. Kaya cone na yung ginagamit ko. Dati yung wood chip ang ginagamit ko. Yun. Sa Kuwait kasi maganda yun eh, yung wood chip na yun. Tsaka ano, mabango talaga siya. Ayan. Naamoy nyo? Amoy nyo ano? Bango, diba? Yung ibang tao, ayaw ng amoy nito. E ako nasanay na ako sa amoy nito kasi nung dati kasi lagi ako nag-outside catering. Yun, pag darating yung mga tao, aanuhan mo sila niyan, isiswing mo to. Isiswing mo yun sa bawat sulok ng bahay. Yun, kasi naniniwala rin kasi sila na pampaalis to ng evil spirit. Ayan. Ayan, ganyan yan siya. O. Kasi ikot ka na sa bahay. Yan, iswing-swing mo lang yan, ganyan. Yan, umuusok siya. Ganito din yung ginagamit sa church, di ba? Kaso yung sa church kasi, strong. Dito kasi sa Middle East, may mga bahay na gumagamit ng ganito. May mga bahay na hindi. Yun. Di ba? Ang ganda. Ewan ko, natutuwa ako. Ewan ko lang sa iba kung natutuwa sila. Yun. Bubuksan natin to. Longacious daw ah. Yan. Tapos kusa na lang mamamatay yung ano, mamamatay yung cone. Kusa na lang siyang mamamatay. Wait. Mapapakita ko ba sa inyo? Hindi no, hindi nyo makita. So okay lang. Kasi baka kasi malaglag yung cone eh. Kaya nakatayo siya dun sa parang plato. Tapos yun. Yan. Tapos isiswing ko na siya. Yan, i-swing ko siya. Tapos pupunta na ako sa kwarto, sa sala, ganyan. Pag may bisita din ako, ganun din ang ginagawa ko. Para yung pasok nung ano, hindi siya ano, minsan kasi may bahay na kulob. Yung amoy kulob. Ngayon, para maganda naman yung amoy niya, para pagpasok ng bisita o pagpasok namin, galing sa work, ganyan, galing sa labas, ito yung maamoy namin. Yan. Siyempre, sasabihin ng nanay ko, Chel, magdala ka niyan pag uwi mo. Sige ma, magdadala ako ng mga ilang kako nito. Mapaamoy ko. Pero iba't ibang flavor. Yan. Ito kasi flavor niya. Iba't ibang flavor dadalhin ko ma. Don't you worry. Yan. Bango niya. Nagsimula silang gumamit nito nung mga 4,000 years ago, kapanahon na ng Vedic Civilization. Yun. Mga ancient Indian naman yun. Yun. Kasi yung time na yun, yun yung time ng bronze. Yan. Well, that's it! Ayan yung
mga ating topic ngayon tungkol sa incense burner, bukor burner, or tinatawag nilang treble. Treble sa Christian church, bukor burner sa Middle East. Yan. So yun, I hope may natutunan kayo ngayong araw na to. Thank you for watching. See ya! Stay tuned kayo sa Friday shoutout ko. Bye!